showbiz fanatics, Miss Bel Mariano pinagtanggol ng isang sikat na YouTube content creator laban sa kanyang bashers. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Yes, of course, bago na tayo magsimula sa ating pong mga updates for today's video, ay hindi po natin pwedeng kalimutang pasalamatan ang lahat po ng mga legit viewers and subscribers po natin na lagi pong nag-aabang sa ating mga videos. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta at panonood ng lahat ng ating mga updates. So bago nga tayo magsimula, ay syempre magre-react tayo sa inyo pong mga komento patungkol sa last update natin. Punayin natin ang komento mula kay Ma'am Shi Beta Mac. Sabi niya, tatawanan lang kayo ni Belle at Donnie sa bashers nila, lalo sweet na nila dalawa. Nako, nagpapapansin lang si Valentin. Huwag nang pansinin. Bakit niyo pipintasan si Belle? Eh, napaka-humble si Belle. Sobra sa ganda. Pinakasimpleng tao. Nakay Belle ang lahat. Kamahal-mahal, sabi ni Donnie Belle. Ni Donnie, si Belle. Good look, Don Belle. Kahit madaming bashers, go nang go. Solid kami, Don Belle. Kahit paano ang ipintas nyo sa idol namin, hindi kami susuko. Don Belle pa rin kami. Maging masaya na lang tayo lahat. Kita nyo laging binabash si Belle, lalong pinagpapala ng Lord. Mahal na mahal ni Donnie si Belle. Kaya wag na mabash. Irespeto nyo sila bilang idol mo. Kung mamintas ka, sarilinin mo na lang dahil ikaw din ang masisira sa ginagawa mo sa idol namin. Kasalanan ba naging maganda si Belle? Ginawa siyang diyosa ng Lord, puno ng talento. Iniingatan siya ng Diyos dahil dalisay yung puso niya. Hindi siya nagsasalita ng masama sa kapwa. Maging masaya na lang tayo lahat. Ito po yung komento po ni Miss Beta Mok. At syempre may komento naman po si Ma'am Shi Violeta Dretner. Sabi niya, hello Miss Darrell, siguro kaya paborito nilang gamiting pangalan ni Belle ngayon kasi alam nila kung gaano siya kasikat at kamahal ng mga bubblies. Unbothered queen nga daw si Belle, lalo na ngayon sa mundo ng showbiz. Alam ni Belle na hindi niya matatagpuan ang totoong kaibigan, kaya nga di siya mahilig makihang out sa mga taga showbiz. Tanging si Donnie lang ang best friend niya. Alam ni Belle na di may iwasan ng inggitan or kaingitan, lalo pa at pareho kayong taga showbiz. Dahil showbiz is very competitive world, kaya ayaw mong magkaroon ng issue. Di talaga pwede kasi part yun ng hanap buhay ni Belle. Smart, kaya madalas nagmumundo talaga sila ni Donnie. She's in showbiz to enjoy, give happiness and enjoyment. Kung ayaw ninyo sa kanya, bahala kayo sa buhay nyo. Both Donnie and Belle are not in showbiz para mabigyan ng magandang buhay ang pamilya nila. Both family are well to do. Kaya kung magluho man si Belle for herself, she deserve it. She's working hard for it. Kahit kailan, di sila ng tapak o nang gamit ng ibang tao para sumikat at mapansin. Baby, I love them. Malaya pa rin silang gawin ng mga bagay na gustuhin ng bawat isa kahit di pa magkasama. At sabi nga ni Donnie, kahit kailan, di sila pwedeng diktahan kung anong nakikita ng mga tao, yun sila. Believe me, alam nila both kalakaran sa mundo ng showbiz. Alam nila kung sino ang papalapitin at kung sino ang dapat iwasan. It's been 4 years na, pero pansin ninyo they still have the same people beside them, at alam din nila kung kailan nila gustong mag-inis sa mga inggit sa kanila. They are both relaxed and unbothered. They have centered their life to God, family, friends, and people that truly love them. So, ito naman po ang komento ni Ma'am Shi Violeta, no? Tama naman po yung sinabi. I agree with you, Ma'am Shi. And of course, sabi ni Ma'am Shi Violi Biscar, yes, Ma'am Darrens, those sweet and comforting and caring words of Donnie for our Belinda makes us happy and more kilig for both of them. They find strength in each other's company as for real and real. Thank you, Ma'am Darrens, for more updates in our Don Bell. Ayan, salamat din po, Ma'am Shi Violi, sa inyo pong pagsuporta at pagmamahal para sa Don Belle and as well as sa ating pong channel. And of course, for the last, sabi ni Ma'am Shi Daphne Garcia, for me, kasi hitik na hitik sa bunga si Belle, kaya binaba to. Belle is a woman with a golden heart. Which is very true naman po, diba? Kasi alam natin that Belle and Donnie they are both Christian at parehas po yung faith na kanilang tinatayuan. Kaya talagang alam na nila yung gagawin nila pag may mga ganitong klase ng bashers na talagang gusto silang pabagsakin.
So anyway, maraming salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section po natin na related po sa ating latest updates. At ngayon, pag-usapan natin to kasi matapos nga na kumalat yung isa sa mga bashers nitong si Mr. Valentin Rosales na naibigay na sa natin sa inyo yung pinaka-latest update patungkol dyan kung saan pinagsalitaan niya ng hindi maganda itong si Miss Bel Mariano na syempre hindi naman pinabayaan ng mga fan dahil ang dami pong fan base ni Miss Bel at isa sa mga vlogger, commentarist and Filipino comedian na si Mr. Jack Logan. Si Jack Logan po is a Filipino content creator na meron na po siyang million of subscribers at sikat din po siya sa social media at sa Facebook. Padalasan nagkukomento siya sa mga bagay or mga issue dito sa Pilipinas at isa si Valentin Rosales sa mga nakita niya na kailangan niyang bigay yung kanyang reaction at syempre pagtatanggol na rin niya para kay Bel. Recently, Valentin Rosales, a social media personality, caused quite stir when he commented about Bel Mariano's look. This prompt response from Jack Logan. So, hindi nga po ito nakalagpas kay Mr. Jack Logan. In a tweet, Rosales said, ako lang ba ang di nakaka-appreciate ng beauty ni Bel? Di ako nagagandahan sa kanya eh. Sorry, pero mas gusto ko pa itsura ni Francine Diaz. So dahil dito ay hindi nga pumayag ang maraming mga fan ni Miss Bel Mariano sa ginawa or sa pag-tag or sa pagbanggit nga ng pangalan or pagkukumpara ni Valentin Rosales kay Bel at kay Francine Diaz. When fans of Bel Mariano and her love team partner Donnie Pangilinan called him out for the comment, Rosales clarified that he never called the actress ugly. So habang pinagtatanggol or nagdumi depensa si Valentin Rosales dun po sa kanyang shinare sa Twitter eh nagsalita naman si Mr. Jack Logan and sabi niya, Jack Logan on the other hand shared a message for the actress on his Facebook page. Sabi niya, he expressed, maganda ka Bel, yan ang lagi mong tatandaan at huwag mong iintindihin yung feeling perfect na mukha namang inarminol na kukumban, love you, ayan. So ito po yung isa sa mga shinare niya sa kanya pong Facebook and Twitter account na umani po ng talagang kabi-kabila ang mga reaction mula sa mga fans. Some Dondle fans reacted positively to Jack Logan's post expressing their admiration to him. One fan even asked him to bash them so they could trend too. But Logan wasn't finished defending Bel just yet. So hindi pa siya tapos, no? Talagang ito pa yung kanyang pagtatanggol. He later added tweet about issue saying sa mga nag-aaway kay @BelMariano02 at sa #DonBel, naiintindihan ko po yung opinion nyo. Kanya-kanya po tayo ng opinion. May iba po talaga na pagiging tanga at bobo ang laging option. Kay bye, love you po. So ito yung kanyang tweet na talaga namang umani rin ng iba't ibang reaction mula sa mga fans nga ni Miss Bel Mariano and Miss Mr. Donnie Pangilinan. Logan tweet was met with a positive response from fans who appreciated his straightforward message. So yung mensahe niya na ito, eh hindi niya man tinag itong si Mr. Valentin Rosales pero sa kanyang mga salita, eh tila baga binabanatan niya ito sa online, sa Twitter. Pero wala po siyang pinangalanan. Pero alam natin na si Mr. Valentin Rosales ang kanyang tinutukoy sa kanyang video. With his viral videos and social media presence, Logan has become more popular in the Philippines and continues to use his platform to spread positivity and defend those who are being unfairly criticized. So yun po talaga yung trabaho niya. Kapag po meron pong mga tao na parang kinikriticize or dinadown dahil sa social media, eh talagang nakasuporta si Mr. Jack Logan para po ibigay yung kanya pong pagtatanggol. But Mariano fans have more to look forward to than just Logan's support. The actress has confirmed that she will be starring it in an upcoming series, Can't Buy Me Love. She has expressed her excitement about the series and has been very busy preparing with her co-star for the project. With her rising popularity, Logan support fans at eagerly anticipating the release of Can't Buy Me Love,
and chance to see Mariana showcase her acting skills once again. So talagang nagpapasalamat po tayo dahil po dun sa mga pangyayari na ito. Dahil may isang Jack Logan sa talagang nagtanggol kay Bell. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe for more updates. Thank you for watching. God bless everyone.